Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Natunghayan natin ang pagtatago ni Pangulong Emilio Aguinaldo para hindi mahuli ng mga tropang Amerikano. Siya ay nagpakalayo-layo hanggang sa hilagang bahagi ng Luzon kasama ang kanyang mga taga-suporta. Inutos din niya ang pagsasagawa ng sistemang gerilya na pamumunuan ng kanilang mga lokal na opisyal militar. Maraming Pilipino na ang namatay sa labanan. Patuloy ang hangarin ng Estados Unidos na ipalaganap ang benevolent assimilation sa buong kapuluan na ayon sa kanila ay narito sila para tulungan at turuan ang mga Pilipino sa tamang pamamahala bilang isang bansa. Ngunit nag-aalab ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Tuloy ang laban. Sa araw na ito ay malalaman ninyo ang isa sa napakamadugong labanan sa ating kasaysayan at sinasabing isa sa malaking pagkatalo ng mga Amerikano. Alam ba ninyong dahil sa pagkakaisa ay nagawa nilang pabagsakin ang makapangyarihang mga kalaban? Yan ang kabayanihang ipinakita ng mga taga-Balangiga Samar. Alam kong handang-handa ka na sa ating aralin, kaya't ihanda mo na ang iyong lapis o ballpen, papel o kwaderno at self-learning module. Tara! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan. Ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang, sa ang lalawigan matatagpuan ang bundok tirad? Ito ba ay sa Pangasinan o Ilocos Sur? Kung ang napili mong sagot ay sa Ilocos Sur, tama ka. Magiliw na tinanggap sina Pangulong Emilio Aguinaldo at siniguro sa kanya na ligtas sila doon. Ngunit ang hindi nila alam ay may mga sundalo na palang nakarating sa paanan ng bundok. Ikalawang bilang, sino ang pinuno ng hukbong Amerikano na tumalo kina General Gregorio Del Pilar sa labanan sa Pasong Tirad? Siya ba ay si Peyton March o Elwell Otis? Kung ang napili mong sagot ay si Peyton March, tama ka. Pakay ng mga Amerikano na mahuli si Pangulong Emilio Aguinaldo kaya sinundan nila ito hanggang sa hilagang bahagi ng Luzon. Ikatlong bilang, sino ang igorot na nagturo ng daan sa mga Amerikano kaya natalo sa labanan sila General Gregorio Del Pilar? Siya ba ay si Januario Galut o Anastasio Felix? Kung ang napili mong sagot ay si Januario Galut, tama ka. Itinuro nito sa mga sundalong Amerikano ang lugar kung saan mabilis na mahuhuli ang grupo ni na General Gregorio Del Pilar. Pang-apat na bilang, bakit kailangang tumakas ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano? Ito ba ay para iligtas ang unang republika ng Pilipinas o para ipagpatuloy ang digmaan sa mga Amerikano? Kung ang napili mong sagot ay para iligtas ang unang republika ng Pilipinas, tama ka. Ang kanyang pagkakadakip ang magiging hudyat ng pagkatalo sa digmaan ng mga Pilipino. Dahil dito, mawawala na naman ng kalayaan ang ating bansa. Panlimang bilang, ano ang naging resulta ng pagtatanggol ni General Gregorio Del Pilar sa labanan sa Pasong Tirad? Ito ba ay maraming Amerikano ang nasugatan at namatay sa labanan o nabigyan ng oras na makalayo at makatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo? Kung ang napili mong sagot ay nabigyan ng oras na makalayo at makatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo, tama ka! Tumagal kasi ang labanan ng halos 6 oras, ngunit namatay sa labanang ito ang batang general. Sana'y nakuha mo ang lahat ng mga tamang sagot. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maaari mong mapanood muli ang episode na ito sa YouTube at DepEd Commons upang babalikan ang aralin. Ang
ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay hindi kinakailangang imemorya. Kailangan mo lamang maunawaan ang mga mahahalagang pangyayari at kung paano natin magagamit sa kasalukuyan ang aral ng nakaraan. Tara at magbalitaan tayo! Isa sa malungkot na naririnig natin tuwing manonood ng telebisyon o makikinig sa radyo ay ang mga balita tungkol sa walang habas na pagpatay o pagpaslang sa mga inosenteng tao. Nakakapanakit ng dibdib ang ganitong pangyayari dahil alam natin na mahalaga ang buhay at dapat irespeto. Ngunit sadyang may mga taong ang asal ay naging mas mababa pa sa mga hayop. Halimbawa nito ay ang nangyaring massacre noon sa Maguindanao taong 2009 kung saan 58 ang walang awang pinatay at kabilang na dito ang 32 journalist o mamamahayag. Isa pang halimbawa ay ang naganap sa Mama Sapano noong 2015 kung saan 44 na magigiting na sundalong Pilipino ang namatay sa sagupaan laban sa mga rebeldeng grupo. Masasabing kabilang ang mga ito sa madugong pangyayari na kinakailangan mabigyan ng tamang hustisya. Huwag nating kalilimutan ang mga ganitong pangyayari kung saan maraming pamilya ang nawalan ng ama, ina, kapatid at kaibigan. Anumang uri ng karahasan ay kinakailangan matuldukan at ang tanging magagawa natin ay ipanalangin ang kanilang mga kaluluwa na mahanap ang katahimikan. Sana ay muling makabangon ang kanilang naiwang pamilya mula sa pagsubok na ito at maibigay ang nararapat na hustisya. Gayahin mo ako, kumuha ka ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Tukuyin ang mga tamang kilos para mapanatili natin ang kaayusan at katahimikan sa ating komunidad. Unang bilang, sumali sa mga rebelde o teroristang grupo. Pangalawang bilang, i-report sa kinauukulan ang mga taong may kahina-hinalang kilos. Pangatlong bilang, turuan ang kapwa tungkol sa tamang kilos at pagpapahalaga. Pang-apat na bilang, tumulong sa kapulisan para mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa lugar. Panlimang bilang, hikayating magbalik loob sa pamahalaan ang mga kakilalang rebelde o terorista. Ang tamang sagot natin ay bilang 2, 3, 4, at 5. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Tandaan natin na ang pagkitil sa buhay ng kapwa ay masama. Anuman ang ating paniniwala, mahalagang manguna ang kilos na makatao dahil tayo ay tao. Tayong lahat ay kaisa sa pagbabago na kinakailangan ng ating bansa. Lahat tayo ay kinakailangan magtulungan, magkaisa at gumawa ng iisang adhikain para magkaroon ng isang mapayapa at maayos na komunidad. Iwaksi natin ang paghihiganti sapagkat wala itong maibibigay na mabuti sa atin. Puro lamang ito paghihinagpis, luha at sama ng loob gaya na lamang ng nangyari sa ating kasaysayan. Ang paghihiganti na nauwi sa madugong pagmasaker sa bayan ng Balangiga, walang sinino kahit pa ang mga bata. Dahil sa utos ng isang pinunong hindi makatao, naging sunod-sunuran sila kahit pa ang mga kilos ay makakasama sa kanilang mga kapwa. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitaang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Nagsimulang humina ang puwersa ng mga Pilipino dahil na rin sa kawalan ng pagkakaisa. Marami na ang sumuko sa mga Amerikano. Marami na ang pinanghihinaan ng loob. Marami ang mas piniling tanggapin ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Samantala, nalaman natin na si Pangulong Emilio Aguinaldo ay nagpakalayo-layo sa Hilagang Luzon para iligtas ang unang republika ng Pilipinas. Tara't balikan natin ang nakaraan upang malaman ang mga sumunod na pangyayari. Nagtagumpay man si General Gregorio Del Pilar sa pasong tirad na bigyan ng sapat na oras sila Pangulong Emilio Aguinaldo na makatakas at makalayo, siya naman ay nasawi sa labanang ito sa edad na 24. Labis itong kinalungkot ni Pangulong Aguinaldo. Samantala, patuloy ang pagtugis ng mga sundalong Amerikano kay Pangulong Aguinaldo.
nakarating sa Palanan Isabela ang tropa ng mga Amerikano at noong Marso 23, 1901 ay nahuli nila ang Pangulo ng Pilipinas. Walang nagawa ang mga sundalong Pilipino maging si Pangulong Aguinaldo kundi ang sumuko. Sa pagkakahuli sa kanya, naging hudyat na rin ito ng pagtatapos ng Unang Republika ng Pilipinas. Kung ikaw si Pangulong Emilio Aguinaldo, ano kaya ang mararamdaman mo nang tuluyan ng mapasakamay ng mga Amerikano ang pinakaiingatan at pinangangalagaang kalayaan? Marahil may ilan sa inyo na ang sasabihin ay ipagpatuloy ang laban. Ngunit alalahanin natin na ang mga sundalong Pilipino na nahuli ay may mga pamilyang naghihintay. Ito ang nagbigay ng hating desisyon para sa kanila, na naig ang pagmamahal sa pamilya o ang pagpapatuloy sa nasimulang laban. Ang hirap ng desisyong yun, di ba? Tara't bumalik tayo sa nakaraan. Noong 19 ng Abril 1901 ay tuluyan nang bumaliktad si Pangulong Aguinaldo at nangako ng katapatan sa watawat ng Estados Unidos. Matapos nito ay namuhay siya bilang isang ordinaryong mamamayan ng bansa. Sumuko man ang Pangulo ng Pilipinas sa bagong mananakop nito ay hindi pa rin tumigil ang nagaganap na labanan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Marami ang namundok at pinagpatuloy ang nasimulang adhikain na palayain ng bansa laban sa mga mananakop. Ngunit dahil sa pagdami ng mga Amerikano sa Pilipinas, hindi maiwasan na unti-unting napalitan ang mentalidad ng mga mamamayan, lalo na ang pagtingin sa pakikipaglaban. Tinawag nilang bandido ang mga namundok at kumakalaban sa mga Amerikano. Nakakaawa naman pala ang nangyari sa mga Pilipinong nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang hangarin nila ay mabuti para sa bayan, ngunit dahil sa edukasyong itinuro ng mga Amerikano sa mga Pilipino noon, nakita nila bilang bandido at hindi bilang mga bayani ang mga nag-aaklas na Pilipino. Gaya nga ng binanggit ko sa inyo noon, tuso ang bagong mananakop, utak ang labanan sa isang digmaan, ang malalamangan at mahina ang siyang talo. Pero alam ba ninyong may isang bayan sa Samar na nakipaglaban sa mga Amerikano at tinalo nila ang isa sa sinasabing napakahusay na hukbo nito? Tara't alamin natin sa aking kwento. Isa sa mga pinunong sundalo ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang nagtago sa Samar. Siya si Vicente Lucban. Siya ay nagrebelde at ipinagpatuloy ang laban sa mga Amerikano. Napag-alaman ng mga Amerikano na marami itong kasamahan na nagtatago. Agad na ipinag-utos ni Brigadier General Robert P. Hughes ang patakarang paghihigpit gaya ng paninira ng pananim at sakhan upang hindi mabigyan ng tulong pinansyal ang mga rebelde. Bilang karagdagan, ang mga sundalong Amerikano ay nagpakita ng paglapastangan sa mga kababaihan at pagpapakulong sa mga kalalakihan. Labis itong ikinagalit ng mga mamamayan ng Balangiga. Kaya naman, gumawa ng isang kakaibang taktika ang mga taga-Balangiga at ang utak nito ay si Valeriano Abanador. Gabi noong 27 ng Setyembre 1901 ay nagkaroon ng isang prosesyon papuntang simbahan kung saan nasa taul ang mga batang namatay sa sakit na kolera. Ang mga ito ay dinaluhan ng maraming kababaihan. Ngunit sa loob ng mga taul ay nakatago sa ilalim nito ang mga patalim, gulok at sandata. Ang mga nakabihis babae ay mga lalaki pala. Handang-handa na silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Naalala ba ninyo si General Gregorio del Pilar? Siya yung batang general na ating tinalakay noon. Hindi ba't isa sa kanyang naging taktika ay ang pagsusuot ng damit pambabae para malinlang ang mga kalaban? Alam kong nasasabik na kayo sa susunod na bahagi ng aking kwento. Tara't balikan natin ang huling bahagi nito. Noong umaga ng 28 ng Setyembre 1901, habang umiinom ng kape ang mga sundalong Amerikano at nagbabasa ng liham na padala sa kanila ng kanilang pamilya, ay biglang inagaw ni Valeriano Abanador ang riple ng sundalong Amerikano na si Private Adolf Gamlin. Pinukpok ito sa ulo sa kapinaputok ang riple. Hawak ni Valeriano Abanador ang kanyang baston at isinigaw ang, "Atake, mga balagigangon!"
Noong 6:20 ng umaga, tumunog ang kampana ng simbahan at naglabasan dito ang mga nagdamit babaeng kalalakihan at nilusob nila ang mga sundalong Amerikano ng Company C ng 9th Infantry Regiment. Napatay ng mga taga-Balangiga ang maraming sundalong Amerikano. Dahil sa pagkakaisa, tinawag ito sa kasaysayan bilang The Balangiga Conflict. Nang nalaman ni General Jacob Smith ang nangyari sa kanilang tropa sa Samar, ay agad niyang inutusan si Major Littleton Waller at sinabing, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better it will please me. The interior of Samar must be made a howling wilderness." Ipinagputos na barilin ang mga taga-Balangiga na 10 taong gulang pataas. Lahat ng may kakayahang humawak ng armas, kahit na bata, ay kailangang patayin. Kinuha ng mga sundalong Amerikano ang 3 kampana na naging hudyat ng pag-aalsa ng taong bayan bilang gantimpala sa kanilang ginawang pagpapahirap, pagsunog at pagpatay sa mga taga-Balangiga. Ito ang tinawag na Balangiga Massacre. Nakakalungkot, di ba? Pinakamasakit sa dibdib ang malamang pati ang mga bata ay nadadamay sa isang digmaan. Ngunit sa pangyayaring ito sa Balangiga, ipinakita ng mga Pilipino na kayang manalo sa isang mahirap na labanan kung may pagkakaisa. Walang panama ang makabagong kagamitan o armas sa nagkakaisang bayan na ang layunin ay mapalaya ang mga sarili laban sa mga mananakop. Mabuhay ang lahing kayumanggi! Tayo ngayon ay dadako sa isang pagsasanay. Bibigyan lamang kita ng 3 segundo para tukuyin ang tamang sagot. Buuin ang mga hinahanap na salita. Unang bilang, saang bayan sa Samar naganap ang isa sa madugong labanan na ikinatalo ng mga Amerikano? Ikalawang bilang, sino ang namuno sa malawakang pag-aalsa sa Balangiga? Ikatlong bilang, sino ang nag-utos na patayin ang lahat ng taong edad 10 pataas bilang paghiganti sa mga ginawa ng taga-Balangiga? Ikaapat na bilang, ilang kampana ang kinuha ng mga sundalong Amerikano kung saan ito ang naging hudyat ng taong bayan sa Balangiga para mag-aklas? Ikalimang bilang, ano ang tawag natin sa pangyayaring naganap noong umaga ng 28 ng Setyembre, 1901, kung saan nagtagumpay ang mga taga-Balangiga sa paglaban sa mga sundalong Amerikano? Ika-6 na bilang, ano ang tawag natin sa pagganti ng mga sundalong Amerikano dahil sa nangyaring pagre-rebelde sa Balangiga, Samar? Ang tamang sagot sa ating pagsasanay ay ang sumusunod. Unang bilang, Balangiga. Ikalawang bilang, Valeriano Abanador. Ikatlong bilang, Jacob Smith. Ika-4 na bilang, 3. Ika-5 bilang, The Balangiga Conflict. Ika-6 na bilang, The Balangiga Massacre. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan ang pagsasanay na ito sa official YouTube channel ng DepEd TV at madadownload ang video sa DepEd Commons. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan ang sumusunod na talasalitaan. Replay. Ito ay isang uri ng makabagong baril at karaniwang ipinuputok ng nakataas hanggang balikat. Baston. Ito ay isang tungkod na karaniwang yari sa kahoy. Lapastangan. Ito ay pambabastos at hindi kinikilala ang paggalang sa kapwa. Kampana. Isa itong batingaw na pinatutunog na malimit makita sa tuktok ng simbahan. Massacre. Ito ang pagpatay ng walang kaawa-awa sa napakaraming tao sa isang espesipikong lugar. Bilang takda ay nais kong i-download mo ang Module 7 sa DepEd Commons at umpisang basahin ang susunod nating aralin. Muli,
Ako si Ginoong Mark na inyong kaagapay at kasama para matutuhan ang lalim at ganda ng ating kasaysayan. Tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Thank you.